Pangunahing barko ng Amphibious Ready Group ng US Navy, nakadaong sa pier sa Maynila, di rin lalahok sa military exercises habang nasa Pilipinas. Ipinasilip sa media ang nakadaong ngayon sa Maynila na barko ng Amphibious Ready Group ng US Navy na USS America. Galing Japan ang barko kung saan lumahok sa joint military exercises doon ang crew nito. Pero hindi raw yan ang pakay nila sa kanilang pagbisita sa bansa. Panuurin natin ang video. Ipinasilip sa media ang nakadaong ngayon sa Maynila na barko ng Amphibious Ready Group ng US Navy na USS America. Galing Japan ang barko kung saan lumahok sa joint military exercises doon ang crew nito. Pero hindi raw yan ang pakay nila sa kanilang pagbisita sa bansa. Nakatutok si JP Soriano. Sila ang mga sundalong Amerikano na lumahok sa joint military exercises sa bahagi ng Okinawa, Japan. Sakay sila ng USS America, ang pangunahing barko ng Amphibious Ready Group ng US Navy. Matapos ang ilang linggong military exercise na yan, ang USS America nagtungo sa Pilipinas at nakadaong ngayon sa pier sa Maynila. Pero di gaya sa Japan, hindi lalahok sa anumang military exercises ang USS America habang nasa Pilipinas. Bagkus, narito sila para magpahinga at makapamasyal sa Maynila ang kanilang crew. Sa ilalim ng Visiting Forces Agreement ng Amerika at Pilipinas, pinahihintulutan ang pagpunta sa ating bansa ng mga barko at eroplano ng Amerika. Habang nakadaong sa pier sa Maynila, inimbitahan ng US Navy ang Philippine media sa isang ship tour. Dito, ipinakita nila ang iba't ibang bahagi ng USS America. Ito ang flight deck ng isa sa pinakamalaking US Navy ship sa buong mundo, ang USS America. At ayon sa tagapagsalita ng USS America, kaya nito mag-handle ng 25 aircraft ng US. Pero kaya nito mag-handle ng 6 na aircraft para sa landing at take-off. Pangunahing misyon ng USS America ang magsilbing backup para sa mga marine flight operations. May karga ring anti-air missiles ang USS America. Sabi ng commanding officer ng USS America, dumaan sila sa South China Sea habang papunta sa Pilipinas. Nang tanungin kung may mga nakuha silang radio challenge doon, sinabi ng commanding officer, naging maayos, ligtas at professional ang kanilang pakikisalamuha sa anumang bansa habang bumabiyahe pa Maynila. Any Navy, any of the U.S. naval ships are free to operate anywhere in international waters. And we do that so the waters can remain free for all countries to use. Ang pagbisita ng USS America sa Pilipinas, nataon sa gitna ng patuloy na pananatili ng mga Chinese militia vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea at paghahain ng diplomatic protest ng Pilipinas kamakailan dahil sa panunutok ng laser ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Ang mga ganitong klaseng insidente sa West Philippine Sea, inaasahang tatalakayin sa Bilateral Consultative Mechanism o BCM sa March 23 at 24 na gaganapin sa Pilipinas para pag-usapan sa mapayapang paraan ang mga gusot at tensyon sa West Philippine Sea at South China Sea. May nakatakda namang high-level meeting ang mga opisyal ng Amerika at Pilipinas kaugnay sa defense and security cooperation sa darating na Abril na lalahukan ng Foreign Affairs at Defense Secretaries ng dalawang bansa. Sa Webes, nakaschedule umalis ng Pilipinas ang USS America at hindi man daw lalahok sa balikatan exercises ang barkong ito. Handa raw silang bumalik ng Pilipinas anumang oras na ipag-utos ito at kung kakailanganin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.